guys, good morning. Welcome back again to my YouTube channel. Today is January 8th, Saturday. And for today's vlog, share ko lang sa inyo guys. Second day na ngayon na wala si Mia. Pero kahapon ng hapon lang namin siya natagpuan na wala ng buhay. So, ayun. Nailibing na rin siya kahapon din pagkakita sa kanya kasi medyo matigas na siya. So, ayun. Anayin na lang natin si Mia nang matahimik na siya. So, bahala na si Lord sa gumawa nun sa kanya kasi hindi niya deserve na mamatay sa ganung paraan. Matindi talaga ang galit ng taong pumatay kay Mia kasi matindi yung mga tama niya, mga kasari. Talagang sinaktan siyang maigi. So, for today's vlog, ibay na natin yung topic natin, guys. Bali, mamaya, dadating yung delivery natin from Pure Gold. Pero mamaya pa yun, guys, kasi umaga pa lang ngayon. Siguro nasa, ano, mga kasari yung pagbabayaran ko. 2 plus or 3 plus. Medyo konti lang yung order ko sa Pure Gold. And mamaya pa dating nun, baka gabi pa nga or mga delay pa ng one day. Baka bukas pa. So, hindi natin alam, guys. Basta kapag nag-send na sila ng total purchase sa akin, ibig sabihin, madedeliver siya today kapag nag-send mamayang hapon sa akin ng total purchase. So, ibubukod ko na lang yun, guys, ng vlog. So, for today's vlog, mag-update lang ako dito sa tindahan ng mga items na tinaasan ko na ang presyo dito sa store nung pang last December 2021. So, isa-share ko sa inyo guys kung ano-ano bang mga items yung tumaas dito. Kaya, tinaasan ko rin yung presyo dito sa aking store. So, kanina, share ko lang guys, may bumili sa akin ng copy ko Blanca. So, ang dala niya lang guys ay 12 pesos. Sabi ko, mahal na ngayon ng kape. Ibabalik niya na lang daw guys yung piso. Pero hanggang ngayon, hindi niya binabalik. So, siguro mamaya haharangin ko siya kapag dumaan dito. Kasi piso yun guys, tubo din natin yun. So, yun. Yun na guys yung unang isushare ko sa inyo. Nagtaas ako ng piso. Kasi dati diba, yung mga twin pack na kape ay 12 pesos ang bentahan. Ngayon guys ay ano na 13 pesos na. So patong ko na lang siguro dito sa baba yung aking cellphone. Nagkakape pala ako guys. Ayan. Kunin ko pala yung tripod. Para hindi ako mangalay, tatripod natin tong cellphone. So ayan. Wait lang guys ha. Isin natin tong tripod. Ayan. Ayan. Ayan guys, okay na yung tripod. So, iisipin ko lang kung ano-ano pa ba yung mga nagdagdag ako or tinaasan ko dito sa aking tindahan. Kaya medyo umiikot yung aking ulo. Pero meron din mga items na nagmahal pero hindi ko minahalan dito sa store tulad ng mga chicheria. So, hindi ako guys nagtaas ng presyo ng chicheria. Yung dating mga 8 pesos, 9 pesos, dati pa yon, last year pa yon. Pero ngayon, this year, hindi ako guys nagtataas. Kahit ang puhunan na ay nasa 6.10, 7 pesos pa rin ang aking bentahan. 90 cents lang yung tubo ko. Pero ito, share ko sa inyo yung corn beef. Itong 150 grams. Last year ko pa to guys, tinaasan, nagdagdag ako ng piso. So, ang puhunan na kasi nito guys ay nasa 33 point something. Ang bentahan ko lang nito ay 35 dati. So, nasa piso na lang yung tubo natin. So, sobrang baba na nun mga kasari. Kaya nagdagdag ako ng piso, ayan na yung presyo niya, 36 pesos. So, piso lang guys. And then mga kasari, ito naman, ayan, corn beef, apritada na 555. Ito ay, dati ang puhunan nito ay nasa
23 point something, pero ngayon nasa 24.45 na yung puhunan ng apritada. So mahigit piso din yung itinaas niya. So ito dati 27 ang bentahan ko, ngayon 28 pesos na. Kasi konti na lang yung tubo natin, guys. And then yung maling, mga kasari, nag-order ako dito. Ang bentahan ko lang ng maling na malaki is 107. Tapos ang puhunan na sa kanila is 102. 102 na yung malaki. So 5 piso na lang yung tubo natin sa maling. Nagmahal din yung maling, guys. Halos lahat yata ng delata nagmamahal. Halos lahat talaga ng paninda, hindi lang delata. And then yung mga, ayun, yung cobra. So ayun, guys, yung cobra natin, medyo hininto ko lang, guys, yung pagbablog kasi medyo maingay dito sa harapan ng store. Yung cobra natin nagtaas din, guys, ng 7 pesos from 168 naging 175 pesos na siya yung isang dosena. So nagmahal din siya, mga kasari, talaga. Pero hindi ako nagtaas ng presyo, bali naging bawas na rin yun sa tutubuin natin. So malaking halaga din yung 7 pesos. And then yung mga biskuit, ang tataas na rin ng mga biskuit, nasa 52 point something na, 51. So merong 53. So yung mga ano yun, sky plates. Pero yung mga ano talaga, yung mga mamahalin, yung mga cream o nasa 61, hindi nga eh, nasa 64 na siya yung cream o. Nagmahal din siya. Yung mga Hansel dati nasa 50 lang, ngayon nasa 52 na rin. Tapos marami talaga din, guys, nagtaasan. Pati yung Chucky na 110 ml, yung pinakamaliit na Chucky, from nasa 12 pesos yung puhunan niya, nasa 13 pesos na. And then ito, guys, share ko din sa inyo. Ayan. Ito, ang bentahan ko nito, guys, with chili sauce na UFC, 90 grams. Ayan, 90 grams. Ito, ang puhunan nito dati ay nasa 12 point something, kaya ang bentahan ko ay 15. Pero hindi ko na, guys, siya na bago. Pagkakita ko dun sa resibo ng Pure Gold, ang presyo na nito ay nasa 14 pesos na. So piso na lang, guys, yung tubo natin dito sa nakarepack na sweet chili sauce. So ang baba, diba, guys? And then, mga kasari, yung toyo, ayan, from 9 pesos naging 9.50 na yung presyo niya sa Pure Gold. Tumaas ng 50 cents. So, kaya nag-decide ako nito lang na yung toyo ko, matagal na akong 12 pesos. So, sakto na yung ano ko, presyohan ko sa toyo. Kasi yung iba minsan namamahalan sa 12 pesos. Eh, ngayon, napuhunan na is 9.50. So, hindi na sila makapagreklamo. And then yung ano, guys, UFC na ketchup 100 grams. Ang puhunan na rin nun ay nasa ano na rin, guys, 9.50. Same lang dun sa toyo. Kaya ano na siya, 11 pesos na ang bentahan ko, guys, ng ketchup na 100 grams. And then, pagkakita ko din nung last, nung isang araw yata. So, ayun po, mga kasari, nung last time na nag-Pure Gold ako, nakita ko yung mga Sesto Big na tinitinda na lang natin ng 10 pesos, ang isang box na niya ay 80 pesos na. So, ang tubo na lang natin, mga kasari, ay 20 pesos. So, pwede pa naman siya sa 10 pesos. Pero kung yung mga ibang flavors, guys, gaya ng mango, ay mahal na talaga yung puhunan ng mga ganun. And then, guys, ano pa bang i-update ko sa inyo? Yung sardinas natin, guys. And then, mga kasari, meron pang nagtaas. Medyo masakit lang yung lalamunan ko. Malamig kasi dito, guys. So, ayun po, mga kasari, meron lang bumili. Yung ating sardinas ay tumaas din, mga kasari. Bali, share ko lang sa inyo dito sa video na to. Yung ating mga panindang gamot ay medyo nauubos na. Maraming bumibili sa akin. Dinadamihan na nila yung bili, guys. Katulad kahapon.
So, ayun po mga kasari, medyo mapapansin nyo ay dumilim kasi ibinaba ko na yung mga trapal. Ayan, medyo meron pa akong hindi natakpan mga kasari. So, pahinto-hinto na ako sa pagbablog, gawa ng andaming bumibili guys. So, saan ko ba ipapatong tong aking tripod? Dito na lang. Ayan. So, sa dami mga kasari ng mga nagmamahalang paninda, lagi nyong i-check yung mga resibo na nakukuha nyo sa mga wholesaler or sa mga supermarkets na pinagbibilhan nyo ng mga paninda. Kasi kung di kayo guys mag-check, malay nyo nabenta nyo na sa puhunan, wala na kayong tinuto. So yan lang guys yung maishishare ko sa inyo na update sa mga paninda na nagtaasan, na bahagyang tumaas at meron din namang sobrang laki ng itinaas. So, lalo na guys yung sa sibuyas, parang ginto ngayon ng sibuyas. So, ang hirap niyang ibenta, tingnan nyo to. Ang benta ko sa sibuyas na to ay 12 pesos. Medyo malaki naman siya guys. Unlike dun sa ibang ano, yung ganito, medyo malaki lang dito ay 19 pesos na ang isang piraso ng sibuyas. So, may nabasa ako sa comment section, ang kilo sa kanila ng sibuyas ay 500 pesos na. So, swerte pa kasi dito sa malapit lang na pinagbibilhan ko is 220. So, pero malaki na rin yun. Eh, paano pa yung 500 ang kilo? Baka ang isang piraso ng sibuyas is 30 pesos na kung 500 ang kilo. So, talagang huwag na lang siguro maghalo ng sibuyas sa mga niluluto. Bawang na lang siguro. Kasi nga sa sobrang mahal. And then yung itlog, medyo tumaas din guys ng 5 pesos per tray. Halos lahat guys ay nagtataasan. So, ayun, lagi nyo i-check again yung mga resibo na nakukuha nyo sa mga wholesaler at supermarkets na napag bibilhan nyo. So, yan lang guys yung update ko sa inyo for today, ngayong araw ng Saturday. Ibubukod ko na lang guys yung vlog ko about dun sa aking weekly unboxing, haul and pricing sa inyo ng groceries from Pure Gold. So, sana na guys nag-enjoy kayo dito sa video na to. At kung nag-enjoy po kayo, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye! We'll be right back.